Dahan-dahan. Hindi naman tatapoy ang tinapay na kinakain mo. O sige, ingat, mainit ito. Salamat po. Bakit ba kasi mag-isa kang nandito sa ganitong klase ng lugar? Kasi po... Saan ka pumunta? Sa Tukuman po. Sa Tukuman? Naku, hindi doon ang punta ko. Bakit niyo ako sinama? Kung hindi kita nakita nakahiga sa kalsada, sigurado akong patay ka na. Alam mo, bihirang magkaroon ng niyebe sa ganitong panahon sa lugar na ito. Sige, tingin nga na pa mo. Nag-aalala kasi ako sa sugat mo sa paa. Pasensya na po. Lumala ng konti ang sugat. Palabasin natin ang nana para hindi na sumakit kagat sa tinapay. Inisin na may alcohol, tapos ilagay itong gamot dyan sa sugat mo. May dala ka ba, Tela? Opo, meron. Eto. Nananaginip ka kagabi. Tawag ka ng tawag sa mama mo. Nasa Tukuman ba siya? Opo. Gano'y yung kalayo mula dito? Sa tingin ko, mga 60 kilometro pa. 6 na po? Akin na sapatos mo. Opo. Dahil sa sugat mo sa paa, mabagal lang ang lakad mo. Aabutin ka pa ng 2 araw bago ka makarating sa Tukuman. Pero marami ka madaraan ng mga bayan. Kaya huwag ka mag-alala. 2 araw papuntang Tukuman? Ganun nga. Sige, subukan muna maglakad. Kumusta? Maayos na po ako. Kaya mo nang lumakad na maayos at komportable ngayon, kaya magsaya ka na. Opo, maraming salamat po. Dahil iniligtas niyo ang buhay ko. Wala yun, huwag mo nang isipin. Dapat lang magtulungan tayo mga manlalakbay. Bata ka pa, kaya palagi kang mag-iingat. Opo, maraming salamat sa kabutihan mo. Paalam.
Paalam! Ayos. Magpahinga muna tayo dito. Salamat na lang, Amedyo. Makikita ko na din ng mama ko. Malapit ko na siyang makita. Mama! Mama! Lolo, magtatanong lang po ako kung may tindahang mabibilhan ng pagkain dito. Ano? Wala po yan. Pasensya na po. Ano? Wala po. Lolo, papunta kasi ako sa Tukuman. Ha? Sa Tukuman po! Tukuman! Opo, meron po bang mabibilhan ng pagkain? Oo. Ditong daan, babuntag to kuman. Ha? Isang pambihirang unggoy yan, ah. Salamat po. Bata, mag-iingat ka, ha? Isakay daw kita sa karwahe, sabi sa akin ng lolo ko. Lolo mo? Oo, yung nakita mo kanina, yung medyo bingi. Ah, papunta ka ba sa Tukuman? Ah, bata, pupunta muna ako doon para magkarga ng mga paninda. Bukas ng umaga ang alis ko, sasabay ka ba sa akin? Ayos lang ba? Oo naman, pero dito ka sa karwahe ko matutulog. Ayos, kaya ko matulog kahit saan. Sige, tara na. Sumakay ka na. Opo, pero... Bakit? Gusto ko munang bumili ng makakain. Sumakay ka na. Marami akong pagkain. Sige. Ay, ang swerte natin, Amedyo. Espesyal ang unggoy na yan, Amedyo. Mabuti pa, kumain na muna tayo, Marco. Heto,
Salamat po. Ngayon ka lang nakapunta rito? Opo. Saan ka natulog kagabi? Ang totoo, sa daan ako nakatulog. Ano? Sa labas ka natulog? Sa may niebe? Tinulungan ko ako ng isang manlalakbay. Talaga? Isang manlalakbay? Tuwing umuulan ng niebe rito, wala talaga nangangahas na lumabas sa kanilang mga bahay. Napakaswerte mo, nailigtas ka ng manlalakbay na yun. Tama, kung hindi niya ako nadaanan doon, malamang patay na ako ngayon. Tapos ngayon, tinulungan pa ako ng lolo mo. Hirap na makarinig si Lolo, kaya bihira siya makipag-usap sa mga hindi niya kakilala. Sa tingin ko, mukhang gustong-gusto ni Lolo yung alaga mo unggoy na si Amedyo. Ha? Huh? Si Amedyo? Oo. Pwede mo bang ibigay na lang yung unggoy mo kay Lolo? Hmm? Pero si Amedyo kasi... Nagbibiro lang ako. Joke lang. Ayun, malapit na. Hiya! Dahil maaga pa tayo bukas. Opo. Kalimutang padalhan ako ng sulat. Sulatan mo ko, Marco. Sulatan mo ko. Panaginip. Panaginip lang pala ulit. Katulad pa rin ang dati. Nakikita yung mama mo? Opo. Tingin ko, litong-lito na ang mama mo ngayon. Litong-lito na siya? Hindi alam ng mama mo na nasa Argentina ka ngayon. Tama ba ako? Opo, ganun nga. Sa tingin mo, naaalala pa kaya niya ang itsura mo, ha? Ha? Kung mahabang taon kayong nagkahiwalay, baka hindi na niya maalala ang mukha mo ngayon. Tapos may kasakasama ka pang unggoy. At sa tingin ko, kahit na magpakita ka pa sa harap niya ngayon, baka hindi rin niya makilala kung sino ka talaga. 2 taon lang naman. Hindi masyadong matagal yun. Hindi gaanong nag-ibang itsura ko. Hindi mo rin masasabi. Alam mo, mabuti sana kung magkamukha kayo. Maaalala ka niya. Ah. Pwede niya akalain siya ang mama mo.
Tapos sasarahan kanya ng pinto at ipagtatabuyang umalis. Pero... Sige, may ebidensya ka ba nagpapatunay na talagang mama mo siya? Ha? Ito, sulat ni mama. Kapag nakita niya to, mapapatunayan ko ako ang totoong Marco. Hmm? Bata, binibiro lang naman kita. Ha? Naisahan mo ako dun ah. Ang mga taniman ng tubong makikita mo ay hanggang doon sa tukuman. Ganun? Huh? Oh, sandali lang ha. Aliyup! Ang bilis ni Amedyo! Ano? Nagustuhan mo ang lasa? Oo, ang tamis! Abante! Dito ba nang gagaling ang asukal? Oo. Ginigiling ng pino ang tubo para lumabas ang katas. Galing naman sa pinakuluang katas ng tubo ang asukal. Tukuman? Oo. Pinakamalaking pabrika yun dito sa Tukuman. Yan na ba ang planta ng asukal? Oo. Marco, dito yun. Bata, ihahatid ko na ang mga kargada ko. Mag-iingat ka, ha? Yeah! Maraming salamat! Ikumusta mo ako sa lolo mo! Sige! Uncle, nagpunta ako dito para hanapin ang isang ginoo. Siya po si Engineer Ramon Mequines, galing sa Cordoba. Si Mr. Mequines ba? Opo, si Mr. Mequines na agricultural engineer. Ah, alam mo ba na siya ang pinakamagaling na engineer sa pabrikang ito? Ah, si Mr. Ramon Mequines po ba yon? Ano po kasi, ang mama ko ay nagtatrabaho sa kanya. Ah. Uncle, pwede ko bang malaman ang address niya? Sa pagkakaalam ko ay pumasok siya ngayong araw.
Teka, itatanong ko muna. Address lang naman niya ang kailangan mo, tama? Opo! Yay! Nagawa natin ang medyo! Ang galing! Ngayon makikita ko ng mama ko! Ang address po. Oo, nakuha ko ang address niya, bata. Pero ang sabi, hindi daw siya pumasok ngayon. Ganun ba? Ang address po. Oo, magkamukha nga. Kamukha nga ni Ana. Kagaya ng sinabi mo. Ikaw ba ang anak ni Ana na mula sa Italia? Kilala niyo po ang mama ko? Oo. Napakalaki ng utang na loob namin sa mama mo dahil ang bait niya sa amin. Hindi ako makapaniwala nangyari to sa kanya. Ano ka ba? Tumigil ka na nga. May nangyari bang masama sa mama ko? Teka, huwag ka masyado mag-alala, bata. At isa pa, pwede naman siyang operahan. Opera? Bakit? May sakit ba ang mama ko? Masaya ako dahil nagpunta ka dito. Puntahan mo na kaagad ang mama mo. Sige na, bata. Malubaba ang sakit niya. Huwag ka mag-alala. Ang pinakamagaling na doktor dito sa Tucuman ang tumitingin sa kanya. Umalis na ba ang karawahe ng pabrika? Ha? Ang karawahe papuntang Saradillo ay nakaalis na. Kung maglalakad lang siya, aabutin siya ng ilang araw. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo nga, meron siyang sugat sa paa. Ayos lang po ako. Kaya ko pong maglakad. Pupuntahan ko po si Mama. Naku, hindi. Mahirap ang daan doon. Mahihirapin ka makarating. Wala bang pwedeng sumama sa kanya? May trabaho tayong lahat. Kaya ko. Pwede siyang sumakay sa karawahe bukas ng umaga. Oo, mas mabuti pa nga. Sa bahay ka na muna namin matulog. Gusto mo ba? Pahingi po ng address. Gusto ko nang umalis ngayon. Nakikiusap po ako. Talaga? Pero sigurado akong pagod ka na ngayon, bata. Bukas ka na lang umalis. Dumito ka na lang muna hanggang sa magsara ang pabrika. Tara na, Helen. Sige, maghintay ka lang. Hintayin mo kami. Uncle, ang bahay ba ni Mr. McInnes ay nasa bukid po ba ng Saradillo? Tama. Saan po ang bukid na yon? Doon. May makikita kang bundok at may ilog dun sa ibaba. Paglagpas mo ng ilog, maglalakad ka pa ng kaunti at pagkatapos, makakarating ka na doon sa bukid. Kakanan ba ako paglabas ng gate? Oo. Maraming salamat po! Teka, sandali lang! Ang sabi nila, maghintay ka dito! Tazunete Sanzenri. 次回、とうとう母さんに。お楽しみにね。